Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, no? Bahagi ng ating patuloy na pagtugon. Una, no, sa mga anak ni Yahweh sa tayo, no? Kasi medyo may mga panahon na medyo kulang tayo sa panahon, kaya dito muna tayo magdiwang ng misa. At ngayon ay Chinese New Year. So, Happy New Year po sa mga in-check, no? At Pilipino in-check, no? Kung mayroon pang mayroong Pilipino in-check dito, no? So, bahagi po ng ating pagtugon, no? Sa panawagan, no? Ng Poong May Kapal, no? Na nawa ay patuloy tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon bang Pilipino in-check dito? O in-check, meron ba? Wala. So, ngayong mga Pilipinong in-check ngayon, pwede kayong kumain ng karne ngayon. Pero kapag hindi kayo in-check, hindi kayo dispense. So, yung mga dispense na ngayon ay mga in-check at Pilipinong in-check. So, hiringin natin sa Poong May Kapal ang ating mga panalangin at bahagi rin po rito ng ating-ating alay kapwa, no? Na itinutulog sa harapan ng Poong May Kapal, no? Na yung ating kabanalan ay hindi lamang pansarili, no? Kinakailangan ito ay maka-epekto sa lipunan ng ginagalawan natin. At yan ay tingnan natin sa unang pagbasa mamaya, no? At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, halimbawa kung nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na pinagkakalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagkapakasakit ay sabaybayan mo sa iyong pamumuhay, pagmamalasakit, upang ang pinagtitiisa ng aming katawan ay maisad namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuhid, at di lumilihi sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno.
Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramid kayo ng sako at nahihiga sa apo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api palayaan ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuliyin sa inyong tahanan ng walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ang Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karunghan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunod, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad, si Juan Bautista, ni Juan Bautista, at ang wika, malimit kaming mag-ayuno. Gayon din ang mga pareseyo, bakit po hindi nag-ayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maari bang magdalamati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nilang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. So, tinatanong ni Jesus kung bakit yung kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno, no? Bakit exempted ang mga alagad ni Jesus sa pag-aayuno? Pagka po nang sinabi ko ngayon ay ngayong Biyernes, no, ay exempted ang mga Chinese at mga Filipino-Chinese sa pag-aabstinensya, no, ang hindi pagkain ng karne. Ito po ay sa kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating obispo, no. So, nagpalabas, medyo hindi ko kagad na-announce kahapon ito kapagkat kanina ko lang, like kagabi, pagkatapos ng misa kagabi ko lang nakita, no, yung exemption para sa mga Chinese at saka mga Filipino-Chinese. Sabi niya kanina, sabi ko wala naman natang Chinese, Filipino-Chinese, no. So, pero yun po, no? Yun ay exempted. Pero, yung katanungan ni Jesus, yung pag-exempt niya sa kanyang mga alagad, sabi niya ay, ngayon, hindi pa mag-aayuno yan. Pero mag-aayuno yan. Pag-alis ko, mag-aayuno yan. So, ngayon, hindi sila mag-aayuno. Sabagat, bakit? Kasama nila ako. No? Para po sa lumang tipan, sa lumang tipan, ang pag-aayuno ng mga pareseyo at ng mga Hudyo ay ang kadahilanan nila alin para mapadali ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Yun ang kanilang dahilan ng pag-aayuno. Nanawa sa kanilang pag-aayuno ay naisi ng Diyos na dumating na ang Mesiyas. Kaya hindi pinag-aayuno ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi bakit? Siya yung paghahari ng Diyos. Siya yung tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya hindi niya pinag-aayuno yung kanyang mga alagad. Yun po yung kadahilanan kung bakit hindi pinag-aayuno. Ngayon po, tas sa atin, ano, ay hindi na para sa paghahari ng Diyos. Ano? Iba na yung ating dahilan kung bakit tayo nag-aayuno. Tayo ngayon nag-aayuno para saan? Pakikiisa natin sa paghihirap, pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo hanggang makamit niya ang buhay na walang hanggan. No? So yun po yung kanyang binigyan ng pansin. At pag pinag-usapan natin ang pag-aayuno, sabi ko nga po nung Miyerkules, ay isa sa mga haligi, isa sa tatlong haligi ng Kwaresma, no? Kung yung maalala, itong tatlong ito, panalangin, kamanggawa, at pag-aayuno. Kasama na rin dito yung abstinensya. So yung pag-aayuno natin ay isang pag-aayuno na nawa ay hindi lang basta ikaw ay nag-ayuno. Sabi ko, dalawang beses lang tayo nag-ayuno sa loob ng isang taon. Tuwing Ash Wednesday at Good Friday. You know? Yun ang ating pag-ayuno. Well, yung abstinensya ay tuwing Biyernes ng Lenten season at saka Ash Wednesday. You know? So, maliit lang. So, sana po ay matugunan natin to, no? Hindi naman ito araw-araw.
Sabi nga po natin, yung pag-aayuno ay one full meal, no? Yung sa atin, hindi ka talaga, yung sa iba kasi talaga, hindi kakain. Ito pwedeng kumain. May bawas lang, no? May bawas lang. Para sa mga Hudyo, yung kanilang pag-aayuno, ay yung pag-aayuno ng lumang tipang, na kung titingnan po natin ay katulad po, no, ng hindi mismo pagkain. Hindi mismo pagkain ng sa araw, no? Yun ang kanilang pag-aayuno. Tayo kasi nasa bagong tipan na. At sa ipinahayag po natin sa unang pagbasa, no? Sa pag-aklat ni Propeta Isaias, ay alin, sana yung ating pag-aayuno ay isang pag-aayuno na hindi lamang makasarili. Hayaan niyo po na ulitin ko yung ipinahayag ni Propeta Isaias. Kasi napakaganda yung pinahayag ni Propeta Isaias. No? Sabi niya po ay, sinabi po rito na, at ang humihingi ng hatol na matuwid, ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Anong sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. So hindi tayo nagpapakahirap para lamang sa pagpapakahirap. Anong bang sabi ng Panginoon? Habang ang nag-aayuno ay patuloy na inaapi, ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan. Hanggang kayo'y nag-aaway-away, kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahika sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala pa rin niyo'y masisiya na Korean? Ito ang gusto kong gawin niyo. Sabi ng Panginoon, tigilan na ninyo ang pangaalipin. Sa alip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin ang inyong tahanan ng walang tirahan. Yung mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang iyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tataliktan. At kung gayoy, matutulog kayo sa mukhang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong mga sugat sa katawan. So halos ibinanggit na po rito yung seven corporal works of mercy. So bahagi yon na kung saan ay tayo ay tinatawagan ng poong may kapal na yung ating pag-aayuno ay hindi lamang pansarili. Ang tawag po rito ni Santa Teresa ng Calcutta, blessed Teresa ng Calcutta, alin, kindness. Kagandahang loob, kabaitan ng loob, kabutihang loob, no? Ito yung panyaya na ipinapahayag po, no? Kindness. Sa sabi po ni Santa Teresa ng Calcutta, alin yun, na yung ating pag-aayuno ay hindi lamang maging bagay ng pag-aayuno na basta lang doon ahantong. Dapat papasok ito sa kindness. At yung kindness niya, ay alin? Well, binahagi po rito sa aklat ni Propeta Isaias. Ano? So medyo
Nabibigat kasi ito yung pumapasok sa Corporal Works of Mercy. Pero kahit na sa simula saan, sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, sabi niya, kindness in your eyes, kindness in your face, and kindness in your smile. Kahit na raw, ngumiti ka lang. Ngumiti ka lang. Minsan napakahirap po ngumiti, ano? Ako hindi pala ngiti, ano? Kaya medyo malaki yung hamon, ano? Kahit na ngumiti ka lang, ano? Huwag naman po yung ngiting aso, ano? So, baka lalo lang kayo mapaaway, ano? So, yung sabihin, ngumiti. Yung sabihin, yun, maipakita natin. Kindness, yun yung maging bahagi ng ating pagkasaloob. Na alin, hindi ako nag-iisip ng masama sa'yo. Hindi ako nag-iisip ng masama sa'yo. Ang iniisip ko sa'yo ay alin, kabutihang loob. Kahit na ikay nag-iisip ng masama. Kahit na ikay nag-iisip ng masama. Kaya rin po, bahagi rin po ng ating pagkilos. Ngayon po tayo ng street man, kasi kasama rito yung alin. Yung pong ating alay kapwa. No? Yung pong ating alay kapwa. At maituro din po natin ng alin, ang tinuturo po nito yung alin, yung kindness. Kagandahang loob, kabaitan ng loob. Ang bahagi yun na kung saan ay tayo ay tinatawagan ng pong may kapal. No? Sa ating mga panalangin, no? Kasama na rin yung panalangin, kaya yung tatlong pillars. No? Panalangin, pag-aayuno, abstent at kawang-kawa. No? Sabi nga ni May, Father, bakit may sobre? No? Ano yung sabi nga natin, yung sobre, yung alay kapwa ng tinatawag natin. Yan ay para sa pondo na ibinigibigay natin para sa alay kapwa, no? Para sa alay kapwa. Huwag tayong mahiya na manghingi para sa kapwa, no? Yan ay ibinibigay natin yan para sa pondo ng alay kapwa sa national level, no? So, sa national level, nagpapadala po, no? Ang simbahan. So, kasama na rin dyan yung mga ngayong mga kapatid natin na nasa salanta ng Bulkan Mayon. Ano? May pagkilos sa ginagawa rin po yung simba. So, saan kinukuha yung pondo na yan? Dyan yan nakukuha sa alay kapwa. No? Kapag sinabi po natin na dito ibinabahagi ng simbahan yung ating pagtugon. No? At sabi ko nga ho, ano, kumisan tayo, palagi tayong inaatake ng ibang sekta sa usapin ng pamimera. Ano? Pero kung tutusin yung alin, ay yung ating alay kapwa, wala naman tayong, hindi naman yung sinasabi na kinakailangan 10% ang ibigay mo dyan. Ano? Hindi. Ano? Ano yung sinasabi? Ay, kahit na magkano'ng ibigay mo, ay kahit na walang ibigay, kung wala kang pera eh, ano? Kung wala kang pera, bakit hindi? So, pero kung meron ka may babahagi, magbahagi ka, no? Yun yung nawag nating kalimutan. Pati nahiya akong manghingi. Sabi ko eh, bakit? Binubusa pa ninyo yung hinihingi natin? Hindi. Uy, ba't ka mahiyang manghingi, ano? So, sana po mabaging bahagi yun, no? Sapagkat paano tayo tutulong sa ating kapwa kung wala tayong ibinibigay? No? Wala tayong itutulong. Wala tayong itutulong. Okay lang siguro halimbawa na tayo ay ngumiti, no? Pero yung ating ngiti, okay lang yun kung talagang ngiti lang ang pwede nating maibigay. Pero kung mayroon tayong maibibigay, magbahagi tayo, no? Magbahagi tayo. At isa po sa mga komisan tinatanong, ano kasi yung ibang sekta na ikita, eh Padre sila may sahod. Bakit dito yung manggagawa ng simbahan walang sahod? No? Bakit? Kasi wala naman tayong yung tinatawag po natin na tinatakal. No? Wala. No? So bahagi yun, pero yun yung makita po natin. Yung ibinibigay natin para sa alay kapwa, yun ay bahagi na kung saan yung makatugon natin. Yun ang dahilan. Kaya po yung ating pagka-abstinensya,
yung ating pong pag-fasting o pag-aayuno ay para saan? Ah, yung may ipon ko sa aking pag-aayuno ay ibibigay ko para doon sa alay kapwa. Para sa alay kapwa. So bagamat siguro pwede kayong makapagbigay ng hindi galing doon sa inyong pag-aayuno, no? Pwede kayong magbigay na hindi naman ito natipid ko sa pag-aayuno. Okay 'yun, pero mas malaki po yung bigat. Halimbawa ho, no? Halimbawa ho ngayon ay abstinensya, instead na bumili kayo ng karne, no? Kung may natipid kayo sa pagbili ng isda, no? Kaya lang ngayong panahon na ito, mas malata ang isda, no? Pero kung halimbawa na lang yung pag-aayuno, kapag yung mismong pag-aayuno, so one full meal, no? So mayroon kayong matitipid na one full meal lang kasi, no? So magbabawas kayo ng bibili ninyo sa maaring halimbawa sa umaga o sa tanghalian, at yung full meal nyo lamang isa hapunan. Yung matitipid nyo yun, bagamat dalawang beses lamang kayo sa loob ng isang taon, mahalaga yun. Kasi bakit? Itong pag-aayuno ko, itong ibibigay ko, ay mula doon sa pag-aayuno ko. No? Mayroong bigat na dinadala. Yung pera na ibinibigay nyo na galing mismo sa pag-aayuno ninyo o sa pagtitimpi ninyo. No? Halimbawa, no? Hindi ako maninigarilyo ngayon. Ibibigay ko para sa alay kapwa. So bagamat ito, pwede kayong magbigay ng the same amount, iba yung ibinigay mo na ito ay pagtitigil ko sa paninigarilyo ko para ibigay ko sa kapwa ko. At ito yung hamon na ibinibigay ko sa atin. No? Maging bahagi po ng pagiging makahulugan. Na alin, instead na para sa ikasisiya ko, ibibigay ko para sa kapwa ko na nangangailangan. Ano yung ibig sabihin ito? Ah, pakikiisa ko kay Kristo na nag-alay ng kanyang sarili para maligtas ang sangkatauhan at magkamit ng kaligtasan sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung bigyan natin ng higit na pagkakahalaga. Kaya nga po yung ating paghihirap, no? Hindi lang basta paghihirap, no? Kasi kung isang sinasabi natin, ba't ka naghihirap? Ay kasi napilitan lang ako eh. Nandito na ako sa sitwasyon ng paghihirap. Hindi. Yung paghihirap natin ngayong panahon ng Kwaresma, katulad ng pag-aayun at abstinensya, alin? Ah, ito ay kung tawagin natin mulat ng paghihirap. Para saan? Para sa aking kapwa. Para itulong ko sa aking kapwa. At ito po yung ipanalangin natin sa harapan ng Poong May Kapal. Idalangin natin sa ating Poong May Kapal na nawa ay tayo ay tunay na maging makabuluhan ang ating paghahandog at magiging kabuluhan yung ating pag-aayuno. At maliwanag, ano? Maliwanag sinabi ni Jesus. Yung term na ginamit niya rito, Ellen, gagaling ang mga sugat ninyo sa katawan. Ano? Gagaling ang mga sugat ninyo sa katawan. Marami tayong sugat sa katawan. Ano? Hindi lamang po yung sugat sa physical na katawan. Marami tayong sugat. Ano yun? Yung mga sama ng loob. Baka siguro kaya tayo ay hindi tayo nakapagpapatawad. No? Mga sugat yun eh. No? Emotional na sugat, na lika ng mga pangyayari na nakita po natin sa daigdig na ito. Yun ang pangako ng Poong May Kapal. Gagagalingin niya ang mga sugat na nararamdaman natin. Physical, emotional, spiritual, or psychological. At ito yung hindalangan natin. Bakit? Kasi si Jesus na naghirap, nagpakamatay, ay muling nabuhay. Huwag nating kalimutan na ang Kwaresma
ay hindi lamang Kwaresma na hindi nagtatapos sa muling pagkabuhay. Ang Kwaresma ay alin? Paghahanda. Itong 40 ay paghahanda. Paghahanda saan? Sa muling pagkabuhay. Ang sentro ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So ito, ang isama natin sa ating mga panalangin at maging bahagi po ng ating pagtugon sa hamon na ipinapahayag sa atin ng Poong Mikapal. Maging makabuluhan ang ating pag-aayuno na humahantong sa kagandahang loob o kabaitan ng loob. Tinikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambuong sambayan ng iyong banal. Nawa naming dumika. Inialay namin ang aming ginaganap at apat na pong araw ng paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo.
itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupo na tumubos sa aming lahat. Nag-ahain walang humpay ang Ama naming minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa biging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ni Pinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming nagbubunyi sa iyong kalakilat. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kamin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang apo na ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi na ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Poong Yesus, naming
binaligaw mo ka lang ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging ando, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya hindi naman umatapos sa mapunan, inuwa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong digdig. Pusbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na Ibenaventura at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na ng buhay dito sa daigdig ng kalikod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangalan mo sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Buluhan nating pag-aayuno ay umahantong sa kabaitan, kagandahan at
mabubuting kalooban natin. Sambahin